But you're looking so hot, James, today! Squad mo siya ngayon! Sorry, Nadine. Ano? Gulo na ako. Of course! Sa akin naman po, same po with the character din po. Kasi halos same po si Leia at si Iris. So, nandiyan naman po si director at para tulungan po ako. So, along the way, inisip po kami ng mga bago kung paano magsalita si Iris para maipap po namin. Siya pa dito po kasi I guess magiging mas mature po. So, yun po. Next! Follow-up question. Do you think your characters here will endear you more to your fans than your characters in On the Wings of Love? I think Clark and Leia will always be there. It's hard to beat it, but we're definitely bringing a new love story. And for sure, the fans will love Basti and Iris. What's their love to you? Parang mas love ko nga si Nadine dito eh. Well, for me naman po kasi parang iba po kasi si Clark and Leia. Si Iris and Basti iba rin po. So parehas silang very relatable. Parehas po kayong mai-in-love sa kanila. So, depende na lang po sa nanonood. Pero ako po, in-love po ako sa kanilang apat. James at Alex, gusto mo pasagutin natin si Direk bilang siya yung nakakita. Yeah, okay. Direk, ano bang pagkakaiba ni Basti tsaka ni Iris kay Leia and Clark? Si Basti and Clark, sa start pa lang, ibang-iba na yung characters. Kasi si Clark, very brooding. Kumaglakad siya, parang laging gusto niya manapak. Pero dito sa Till I Met You, isa siyang fun-loving person. Adventurous, pag inaya mo siyang mag-skydiving, mag-skydiving siya. Pag inaya mo siyang mag-cliff-diving, mag-cliff-diving siya. Love na love niya ang life. So dun pa lang, naiba na ni James yung character ni Basti from Clark. Si Iris and si Leia, pareho nilang mahal yung pamilya nila. Kaya gusto nila ng magandang buhay for yung family. Pero ang pagkakaiba dito, si Iris, parang laking. Mas barga siya, kumilos, mas kaya niya i-bully yung best friend niya, hindi siya napapatalo. Si Leia kasi very kime, diba? Pinalaki siya ng mga taga-telement na very siya yung baby. Pero dito sa telement, hindi siya mapapatalo. Kaya okay yung banter niya dito. Usay! Okay, Alex. May isa pang question for JC. Sige nga. Being a new entrant in showbiz, can you share with us your background? JC, how did you start? Paano ba nagawa mo prior to you doing this? Tama, Alex, ano? Yeah. Pakilala mo sa sarili mo sa amin lahat. Alex, start po ako as a theater actor and UB din naman. So, galing po ka. So, 2 years po ako sa UB din naman and then I went to Hong Kong Disneyland and Universal Studios Singapore, and I went to New York. Ka sa Hong Kong? Ay, siya lang. Ano bang ginawa ka sa Hong Kong? I was a singer-dancer in New York, in Hong Kong. Seryoso? Yes, sir. Okay. Naging singer din po ako sa Universal Studios. Nag-aaral naman po ako ng musical theater sa New York. Wow, impressive. Tapos bumalik po ako dito kasi po gusto ko pong gusto ko po maging film actor, TV actor. Ano yung yung nag-start ka na mag-showbiz? Kailan na po yung mga 2014. 2 years ago lang. So, nung nag-decide na po ako na gusto ko na pong maging artist sa Pilipinas. And gusto ko po maging working actor talaga as TV, film, and theater. Anong mga nagawa mo ng film and... Usually po nasa indie ako. Kailan lang po as Criticor. Nung Cinema One Originals 2014, as the janitor po ako. At nung 2008 Cinemalaya, Jay, as the janitor po ako. Kailan po, nasa Cine Filipino ako, sakaling hindi makarating. Sa TV naman po, nasa Flor de Lisa po ako. Okay. Kailan lang po, nasa Tubigat ng Is. Okay. At po akong guest. At kung hindi po nalalaman, ipo ako nang aaway ng kapila. Yun pala po, then theater, kung alam po yung
lagi po ako nag-audition. So kung alin po yung mauna, theater, film, or TV, doon so, lang po ako. So you audition for this role as Ali? Yes, Ali. Paano po yung process? Paano yung process of audition mo, JC? Kasi po, like my usual ordinary audition days, pupunta po ako sa kahit ano pong mauna kasi yun lang naman ako eh, kung anong bigay sa akin ng project. So, this is one day na may in-invite po ako